Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, your Rose. Nag-iisang Rose ng bukal nyo. For today's video, naisipan kong ibigay or i-share sa inyo yung mga life lesson na napulad ko from Crash Landing on You. Pansinin nyo, naka-white ako. This is inspired by Sherry. So ito yung bilang babae dito sa K-drama na to. Alam ko, isa din kayo sa katulad ko na nabaliyo, umiyak, nagpuyat, naasa, natawa. So without further ado guys, let's get started. Simulan na natin ang life lessons from Crash Landing on You. Life lesson number one is fellowship, pakikisama sa kapwa natin. So dito, meron silang kinatawag na the Ajuma, yung village ni Captain Lee, which is yung mga military village na may mga middle-aged women or mga marriage woman na. At dumating nga doon si Sherry and ang galing niya makasama, very appreciative siya sa mga tao na yun hanggang sa makaalis siya. So, ganun tao ang maganda guys. Kung ganun ang pananaw mo sa buhay, positive kang tao, wala kang magiging problema, very smooth lang talaga yung life mo. Syempre, hindi naman perfect ang life, pero mas maganda kung appreciative ka sa mga kasama mo. Hindi naman pwede ikaw na ikaw lang yung iintindihin nila, kailangan maintindihan mo rin yung kapwa mo. So, number two guys, is love protect. So, dito naman pumapasok yung sa family, sa friendship, sa loved ones nyo. Kasi, when you say na love mo yung isang tao, syempre, ang tendency mo is maprotektahan mo siya. Ayaw mo siyang maka-harm na kahit na ano, mapa-physical or emotional. Yan. Lagi mo siyang maprotektahan. Like, for family, sa katatayuan naman ng Crash Landing on You, so, pinaprotektahan naman ng tatay ni Captain Lee, si Captain Lee, para hindi siya mapalagay sa pahamak. Although, nasa malayo na siya, nasa south siya, yung tatay niya nasa north. So, si Sherry naman is pinaprotect siya by Captain Lee. At ginagawa lang lahat ni Captain Lee, maiwas lang siya sa pangalib. So, si Dan at saka si Alberto naman, Alberto is yung the other anonymous from International, pinaprotect din niya si Dan at gusto niyang ito makamove on from nararamdaman niya. At the same time, si Sherry kay Captain Lee, pinaprotektahan din niya si Captain Lee dahil yun nga, mahal nga nila yung isa't isa at isa pa. Sa totoong buhay guys, ayaw ko talaga na nasasaktan yung taong minamahal mo. Lahat gagawin mo para maprotect lang siya. Kung ikaw babarilin, katulad ni Captain Lee, sigurado ako yung partner mo sasalunin din niya yan. Huwag ka lang masaktan. So, ganun din. Ang mga magulang natin, guys, palagi tayong pinoprotect. Kaya very thankful ako din sa mga lahat ng parents natin. Kasi from maliit pa tayo to paglaki, lagi silang nandyan para i-guide at i-protect tayo. Hindi tayo magkaroon ng mga maling decisions. At the same time, ganun din sa mga friendship. Ang friendship nyo, ang mga kaibigan nyo, no matter what, palagi nandiyan para sa inyo. To protect, to guide you, to advise you. Palagi silang nandiyan. So, yun yung sinasabi na love protects in your real life. Sabi nga, I will take a bullet for you para kay Captain Lee and Sherry. Yun naman para sa mga true friends, ayun, katulad ng mga comrades ni Captain Lee na mapapahamak na sila guys, makukulong na sila sa South Korea, pero wala, hindi sila nagsalita. Kasi nga, totoong kaibigan sila ni Captain Lee at mahal nila si Captain Lee. Ayaw nilang mapahamak si Captain Lee na nag-iisa lang. Gusto nila one for all for one, which is kahanga-hanga. At the same time, sila yung mga nakakatawa dun sa character na yon. Nakakatawa sila kasi alam mo yung moment na iyak na iyak ka na kasi yun nga may nangyari kay Sherry at kay Captain Lee. Pero at the same time, pag nag-switch yung pinapanood mo sa kanila, biglang, oh my gosh, nakakatawa talaga sila mga barkada. So yun, yun yung number two na. So number three is forgiveness. Guys, dito sa K-drama na to, ang daming kailangan. So, number four, guys, is money can't buy happiness. So, sa panahon ngayon, like, ECQ tayo, and kahit million-million, payang pera natin, walang magagawa yun, guys. Ang totoong happiness kasi, guys, is yung kasama mo yung family mo, kasama mo yung kaibigan mo, kasama mo yung loved ones mo, na nakakaintindi sa'yo at naiintindihan mo rin sila. Kumbaga, kung masaya lang yung flow ng samahan niyo, walang masyadong problema, okay, nagkakaintindihan kayo, that is called happiness. Yun yung kasiyahan. Ang simpleng bagay lang guys na meron kayo is kasiyahan na kasi yung money, walang value yan. Sila ang totoong treasure, yung mga binanggit ko guys. So kung meron kayo niyan, ibigay niyo sila ng importansya, bigyan niyo sila ng panahon habang
alam niyo yun, habang katulad ni na Seri, sobrang yayaman nila guys, pero yun nga, sa una hindi siya masaya, muntik pa siyang magpakamatay, pero alam yung destiny, naniniwala na ako sa destiny kasi noong magpapakamatay si Seri, ang una niyang nakita si Captain Ri. Pero syempre, di ba nila kilala yun, nagkakilala lang sila, ganyan parang gliding siya at pupunta siya sa North Korea. So ayun, panoorin niyo guys talaga, super gigiligid kayo at saka, alam niyo yan, ganyan na ganyan. So yan, manood kayo para katulad naming mga nakanood din ng Crash Landing on You is ma-inspire kayo ng mga mensahe nitong K-drama na to. Number 5 is Love is Unconditional. Yeah, totoo yun. Love is Unconditional kasi nga, sabi ko nga nung una lahat gagawin mo sa love protect. At the same time, itong love at is unconditional is wala kang siniset na standard sa isang tao na kailangan ganito siya para mahalin mo isang tao. Kung sino siya, nung una mo siya nakita, ayun na yun. Alam niyo na lang guys, yung ibig ko sabihin. So, isa ito sa mga ipinakita nung K-drama na to, ano, love is unconditional. Handa kang maghintay kahit matagal ito. Handa kang may sacrifice kahit na mahirap ito para sa'yo. At the same time, handa kang magmahal nang walang hinihingi ka pa rin. Ganun ang pamamahalan din na Seri at saka ni Tinery. So sa tagal-tagal, nahintay nila yung isa't isa nila. At ang ending is, syempre, hindi sila pwede sa south, hindi sila pwede sa north, kaya doon sila sa east. Joke lang. And then, doon pumunta sila sa ibang lugar, sa ibang bansa, at doon sila nagkakita, again, by paragliding, bumagsak si Seri kay Tinery at namali lang daw ng train si Tinery. Kaya, ayun, yun ang tinatawag na destiny kanya talaga. So, happy. Love is unconditional. Number 6, guys, is Durant and Vane. Siyempre, kailangan hindi ka naiingit sa kapwa mo, guys. Especially, lalo na kung family mo yan, kamag-anak mo yan, kaibigan mo siya, at, I mean, kakilala mo siya, katrabaho, o kahit sino mang kasama mo na nakikita mo at nakakasalamuha mo, guys. Kasi iba-iba naman kayong tao, iba-iba yung talent ninyo, maaring magaling siya dito, maaring alam niya to, hindi mo alam, at ikaw ang kakayanan mo, be special as you are, guys. Kasi hindi naman tayo pare-parehas, in a way na kung ano tayo, doon tayo mag-excel, hindi natin kailangan na maingit at kunin maging sakim yung isang bagay na hindi naman nakalaan para sa atin, no? Kapag ang isang bagay is para sa'yo, sigat na yung gagawa ng paraan para ibigay ito sa'yo. Hindi mo man alam kung paanong paraan to, kung maganda ba, or may pagdadaanan ka ba, struggles man, or smooth lang. Pero, huwag tayong ma-ingat sa kapwa natin. Kung nakikita natin na maganda at maayos sila, gawin natin silang idolo. Kumbaga, gawin natin silang mga models at i-motivate natin ang sarili nila. Kung talagang gusto natin maging modelo nila, gawin natin silang modelo sa magandang paraan. Ano? So, ganun yung sana ay nangyari sa kapatid ni Seri during dito sa Crash Landing on You. Kasi, tinangka niya pang ipapatay yung sarili niyang kapatid. Imagine that, kapatid mo yun eh. Dahil lang si Inget, diba? Pero, ayun na, life lesson, huwag tayo maiingit sa kapwa natin kasi hindi siya malandang tingnan. So, kailangan talaga is, kung may nilook up kang tao, gawin mo silang idol, gawin mo silang motivation na maging ganun ka rin. Huwag mong pilitin na agad-agad, step by step, ma-achieve mo rin yan. At ito na nga, ang aking huling sasabihin sa inyo, ang pampito, ngunit, pampito. Ito na nga guys, ang aking pampito at huling sasabihin sa inyo. Never give up. Ito yung napakalaking words from this Crush Landing on You. Huwag kang basta-basta mag-give up sa tao, sa trabaho, at sa minamahal mo, sa buhay mo. So, isa-isahin natin. People, huwag ka agad mag-give up sa mga taong mahahalaga sa inyo. Kasi syempre, sometimes ang dami talagang challenge sa buhay natin. Ito, challenge ka ng tao na yon para maging better person ka. Ganun yun. So, sa work, kung nag-uumpisa ka pa lang or medyo parang hindi mo na-achieve yung gusto mong marating at gusto mong maging ganito at sa ganitong edad, be patient. Hintayin mo, mag-hard work ka pa, huwag ang susuko. Huwag mong isipin na ito ka lang. Isipin mo na kaya mo to sa magandang paraan, paghihirapan ko to, maaabot ko to. Ganon dapat.
at the same time sa mga loved ones ninyo, never give up. Ano, kung sakaling may nangyari, hindi magkakaintindihan, approach and approach lang. Darating din yung araw na, ano nyo, nasasettle nyo lahat ng bagay. Sa mga loved ones naman ninyo, syempre, never give up. Okay, para sa'yo talaga. Sa love kasi, kung nabigo ka, at nabigo ka ulit, at nabigo ka na naman, huwag pa rin mag-stop magmahal. Kasi, ikaw yun eh. In terms of love, huwag kang give up din sa mga taong mahal mo. Alalahanin mo na sila yung mahalaga sa'yo kung bakit mo sila pinaglalaban. Ano? So, palaging sa isang bagay, palaging may hope, palaging may pag-asa, palaging may step papunta doon. In God's grace, maa-achieve talaga natin ang isang bagay na iniip natin. So, yun lang guys, ang maibibigay ko sa inyong life lesson mula kay Crash Landing on You. I hope panoorin nyo yung k-drama nila para naman ma-relate kayo dito sa pinagsasabi ko sa buhay ko. At the same time, yun naman ako ng thumbs up kung natuwa kayo sa video sa to. At mag-comment kayo down there. I-share nyo na yung mga favorite ninyong scene from Captain Lee and Sally, Dan and Alberto. So, comment yan guys. At kung may hindi pa ako nasabing life lessons galing dito kay Crash Landing on You. So guys, please comment down. And, syempre huwag nyo kalimutan ang maging dot ng aking bell button at mag-subscribe kayo guys. Yun lang at maraming salamat. Again, this is your nag-iisang Rose. Ang Rose na buhay nyo. Thank you for watching guys!